Good day, everyone. Today will be your completion rites in Salvacion High School. Ibig sabihin ito, tapos na kayo ng pangatlong hakbang sa pag-aaral sa kategoryang basic education. Kasi ang unang tinapos nyo ay yung kindergarten. Pangalawa, tinapos nyo din yung elementarya. At ngayon, tinapos nyo yung junior high school. Meron tayong apat na hakbang upang matapos ang pag-aaral sa kategoryang basic education. So, congratulations for that. With this, I would like to greet the students who will be finishing the completion rites, our teachers who facilitated in helping you acquire the needed competencies. Of course, your principal na nakilala ko lang sa office ngayong araw na to. Sa mga magulang nyo, kumusta po kayong lahat? Sa mga leaders ng inyong barangay? At sa lahat ng mga nakakapanood ng videong ito? Our theme for this year-end rites is K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity. Of course, we need to define the meaning of resilience because the other words are already familiar to us. So, resilient, the word resilient is translated as matatag in Filipino. This means that being resilient is the characteristic of a strong person. On the other hand, ang matatag ay nangangahulugang ang lahat ng pagsubok ay kayang lagpasan kahit ano ang mangyari. So ano ba ang hakbang? Ano ba ang mga hakbang upang maipakita natin ang katatagan sa kabila ng mga problema na maaari nating makaharap? Number one, we must be proactive. Ibig sabihin nito na anumang mangyari, maging positibo man siya o negatibo, tatanggapin natin siya bilang pagsubok sa ating buhay at handa tayong gumawa ng mga paraan upang malagpasan ito, lalo na ang mga negatibong kaganapan. Number two, begin with the end in mind. Kung gusto nating maging matagumpay sa buhay, kailangang nakatutok na tayo doon sa direksyon na gusto nating puntahan. Halimbawa, pupunta ka ng Buhi. So, from your home, galing pa lang sa pinto ng bahay natin, alam na natin ang gagawin natin para mapuntahan ang direksyon na gusto natin. Siyempre, sasakay tayo. Alam kung maglalakad, medyo matagal yun. So, dadaan tayo siyempre from Salvacion, alangan namang dadaan pa tayo ng tubigan. Of course, yung pinakamalapit na ng direksyon papuntang Buhi. So yun, begin with the end in mind. Sa pangarap mo naman, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang hilig mo? Anong gusto mong tapusin? Gusto nyo bang magnegosyo? Gusto mo bang magsundalo? Gusto mo bang maging guro din? Para kung saan ang mga guro sa Salvacion, taga-Salvacion na. Gusto mo bang maging negosyante? So, nakatutok na doon, sa unang hakbang pa lang, nakatutok na doon ang mga gagawin natin upang maisakatuparan agad ang ating mga gagawin. Pangatlo, put first things first. Kung talagang gusto mong matupad ang pangarap mo, yun muna, nakatutok kayo sa direktang hakbang upang matupad ang inyong pangarap. Halimbawa, tapos ka lang ng grade 10, alang nga namang mag-aasawa ka agad. Yun ba ang unang hakbang para maikasakatuparan mo yung pangarap mo na maging guro or maging engineer? Of course, hindi yun. Ano po? Put first things first. Kung ano yun talaga yung unang hakbang para maisakatuparan ang ating pangarap, yun ang unang gagawin natin. Siyempre, first step doon, magtatapos ka muna ng senior high school. Ano po?
Saka na naman, magtatapos ng kolehiyo. Ang sunod na naman, mag-exam sa board exam or sa bar kung mag-aabogado. And then, maghahanap buhay. Kung mayroon ka ng hanap buhay, o saka na yung ibang hakbang na gusto mong puntahan. Kasi hindi naman tumitigil ang pangarap natin kung nakatapos na tayo ng ating ng kursong gusto natin. So number four, think win-win. Ibig sabihin, iwasan natin na mag-create ng another problem para malutas natin ang problemang kinakaharap natin. So halimbawa, yung ginagastusan ka ng mga magulang mo sa pag-aaral, so para win-win, nakatutok ka din sa pag-aaral mo, hindi magbubulakbol. So sa isang halimbawa niya ng thinking of a win-win approach. Next is seek to understand. So para maunawaan mo ang mga bagay, hanapin mo yung tamang impormasyon. Hindi ka basta magkukonsulta kay Marites. Ano, mas maganda, totoong impormasyon ang ating makuha. Sabi nga niyan, authentic na mga impormasyon ang kailangan nating hanapin. Pang-anim, synergize. Sabi nga, hindi naman natin matutupad ang ating mga pangarap kung tayo-tayo lang, kung tayo lang, mag-isa ka lang. Sabi nga nung lumang kasabihan, no man is an island. So, kailangan natin ang ating kapwa, kailangan natin ang mga tao sa kapaligiran natin para maging matatag tayo at maisakatuparan yung mga pangarap natin sa buhay. Ang pampito naman, sharpen your saw. Ibig sabihin, hasain mo ang inyong itak bago mo itaga. Meaning, patatagin natin ang ating isipan na maging tayong matalino at maintindihan natin ang mga bagay-bagay, ang mga impormasyon, ang mga pagkatuto na kailangan nating matanggap or kailangan nating magkaroon sa sariling sa buhay natin. Halimbawa, gusto mong maging karpentero, so aralin mo muna kung paano hawakan yung martilyo, paano ba hahawakan ang pako, kung saan hindi yung kamay mo ang matatamaan. So we need to enhance our competencies. Ano ba yung sinasabing competencies? Yung knowledge, yung natutunan mo, magagawa mo. Knowledge, skills, and right attitude. Ibig sabihin, kapag nagiging magaling ka na sa pagkatuto, yung kagalingan mo yun, nagagawa mo, dahil nagagawa mo, ang natutunan mo, nagiging maganda ang pag-uugali mo. So, nagiging maganda ang pag-uugali natin. It's a package of sharpening our soul. Let us go back to our theme in this year and rights. So that is K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity. We already understand fostering resilience in the face of adversity. So ang pagiging matatag sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. So ngayon naman, aaralin natin kung paano ba iaabante, paano ba isa sa katuparan ang ating mga pangarap. K-12 graduates pursuing dreams. So, I will just present to you the 5 indicators of successful men and women. So, natutunan ko din ito batay sa naging karanasan ko sa pag-aaral hanggang sa pagtrabaho. This is the first indicator of a successful man and women being part of a happy family. Hindi naman ibig sabihin mag-aasawa na agad tayo. Ibig sabihin,
Yung kasalukuyan ba nating pamilya ay masaya? Or ang kinabibilangan ba nating pamilya ay masaya? Gumagawa tayo ba ng mga hakbang upang maging masaya ang ating mga magulang sa atin? Sinusunod ba natin ang kanilang mga utos? Sinusunod ba natin ang kanilang mga habilin sa atin? Lalo na sa pag-aaral natin, inaayos ba natin yan? So, sa mga kapatid natin, masaya ba sila dahil sa atin? Or kasayahan ba tayo sa ating pamilya? Tinutulungan ba natin ang ating mga kapatid na kung saan nagiging magaan ang buhay nila at nagiging masaya dahil sa atin? Yung mga pinsan-pinsan ba natin, masaya dahil bahagi tayo ng buong pamilya? So itong nasa larawan siya si Miss Kim. So batang-bata pa siya, kaopisina namin siya sa CID, sa SDO Camarines Sur. Bahagi siya ng isang pamilya at sa kasalukuyan naghahanap buhay siya at itinutulong yung sahod niya, itinutulong sa kanyang pamilya, sa mga magulang niya, may hanap buhay din yung mga magulang niya at umaambag siya, nagbibigay siya ng ambag na kung saan magiging masaya at magiging magaan ang buhay ng kanilang pamilya. The second indicator of a successful man and women is to be able to plant trees at least as many as our age. Tayo ba, ilang gulang na natin? How old are we? So, kapag graduate na ng grade 10, nasa anong edad na ba? 16. So, nakapagtanim na ba kayo? Or nakapagpalago na ba tayo ng mga kahoy? Ng 16 na kahoy? Have we planted and grown at least 16 trees? As many as our age. So, tingnan natin ang itong larawan na may nakasulat na then. Halos lahat ng bahagi ng daigdig ay kalbo na. Wala nang nakikitang kahoy. Kung may mga green naman, karamihan, wala nang mga malalaking kahoy. Lalo na sa mga urban na lugar. Halos puno na siya ng mga building or kung wala namang building, parang disyerto na ang itsura. So mapapansin natin na nung aming kabataan, nung mga elementary days namin, maaari pa kaming humiga sa mga playgrounds, sa paglaruan portion ng aming paaralan. Pero ngayon, super init na hindi na tayo kahit bata pa, nahi-heat stroke na dahil kulang na nga ang mga berdeng kahoy. Kulang na nga ang kahoy, kulang na nga ang mga halaman dahil marami ang nagpuputol ng mga kahoy at wala namang nagtatanim. Kung may itinanim man, puputulin agad-agad at ipapanggatong sa halip na palakihin muna, sa halip na palitan muna yung mga pinuputol na kahoy bago putulin. Napapalitan na at least 10 or 1:10. So, ang goal natin, at least bawat isa makapagtanim at makapagpalago. Hindi lang magtanim ha, hindi nahahayaan na. Magpapalago ng mga kahoy. So, dati, may dinadaanan kami noon sa tambo ng kakahuyan. Alam nyo ba ang feeling ng nasa ilalim ng kakahuyan? Para siyang nasa air conditioned room. So ito yung pangarap natin na magiging berde na naman ang kapaligiran na kung saan hindi tayo makakaranas ng pagbaha dahil tumataas ang tubig at wala nang ugat ng mga kahoy na sumisip-sip sa mga ulan. Hindi na rin natin mararanasan ang laging nakatutok sa electric fan kasi napakainit na ng panahon ngayon. So, ang challenge for the second, we must be able to plant and grow trees at least as many as our age.
The third challenge of becoming a successful men and women is to be a taxpayer as proof of being responsible citizen. So, paano ba magiging taxpayer? Halimbawa, ang newly hired teacher 1 ngayon na wala pang step increment, ay wala pang tax yan. So, hindi sila kasali kahit na teacher na sila. So, maraming paraan kung gusto mong maging negosyante, may taksyon, magbubuhis ka. Kung gusto mong magkaroon ng sarili mo ding entrepreneur baga, magkaroon ng sarili mong welding shop. So, nagbubuhis din siyan. Ibig sabihin, medyo malaki na ang income mo. Or sa mga professional naman, magiging malaki na ang sahod mo. Ibig sabihin, kapag mahigit 3 taon ka na sa pagiging guro, so kasali ka na doon sa mga magbibigay ng buwis. So a taxpayer, kasi yan ang bloodline ng ating bansa upang ito ay patuloy na makapagsilbi sa lahat ng mga mamamayan. So, pumili ka ng profesyon na malapit sa puso mo at batay sa sarili mong kakayahan na kung saan makapag-aambag ka ng sarili mong kayamanan o resources para patuloy na umusad ang magandang pamamalakad sa ating bayan. The fourth indicator of a successful man and women is to be able to write at least 5 books. Writing is one of the 5 macro skills, but before we can write, we must first be a good reader. If you have difficulty in reading, of course, we surely have difficulty in writing. Hindi natin maisusulat kung ano ang laman ng ating isip, kung ano ang gustong ipamahagi ng laman ng ating dibdib, kung nahihirapan tayong magbasa. So, yun ang kahirapan ng mga mag-aaral ngayon. So, base sa assessment, na 7 sa 10 mag-aaral may kahirapang magbasa. So, yun muna ang kailangan nating tanggapin na problema. And then, kapag natanggap na natin yan, matutulungan tayo ng mga guro or ng mga magulang para matuto tayong magbasa. Dahil hindi sa kasalukuyan, kayo nga hindi pa nag-face to face, di hindi pa kayo magkakaroon ng pagkakataon para matutukan ng mga guro para matutong magbasa. So yun na muna ang ating susolusyonan bago tayo makapagsulat. So kasi pagdating ng panahon na tatanda kayo na tulad namin, walang reading glass na maaaring magturo sa iyo para mabasa. So sa guro pa din, sa paaralan pa rin, matututo tayong magbasa. Sana porsigihin natin 'yon. Kung saan kapag natuto tayong magbasa, matututunan natin ang ibang mga kakayahan. So ganun po 'yon. The other macro skills which can help us achieve our goal aside from reading and writing are listening, viewing, and speaking. Bakit nga ba kailangan nating magsulat? Oo naman, hindi tayo magbabaliti. Sabi nga sa kasabihan, dadaan or lilipas din tayo. Pero bago tayo lumipas or bago tayo mawala sa daigdig, maisulat na natin ang mga magagandang bagay na nagaganap sa kasalukuyan, na kung saan kasalukuyang henerasyon, na kung saan may makikitang magandang modelo ang mga kabataan or ang mga tao sa hinaharap or sa susunod na mga henerasyon. So document the best practices in this generation so that we have something to share to the next generation or to the future leaders of our country. So yan sa larawan, siya si
Miss Maria Devina Sarto Chavez. Kung kilala niyo siya, tagabuhi din po siya. Ano ba ang naiiba sa kanya? Siya ay isang pinakamagaling na manunulat ng SDO Camarines Sur. In fact, siya din ay naging national e-book writer. So, napakasimple lang niya, pero ganun yung kakayahan niya. Dahil natuto din agad siyang magbasa na kung saan ang sunod na macro skill ay madali niyang nagawa, na isa katuparan, na yun din ang nakatulong sa kanya para makapagtapos siya ng kanyang masteral, and then eventually nag-aaral din siya, and then yun din ang malaking tulong kung saan nahalal siya bilang outstanding teacher. So ano po? Isa siya sa, ano pa yung naiiba sa kanya? Isa siya sa mga leader. In fact, siya ang may pinakamataas na mga nabilang ng mga guro na natulungan at naturuang magsulat din ng mga aklat or magsulat ng mga supplementary learning and reading resources na ginagamit natin sa ngayon. Hindi lang pang elementary ang ginagawa nila, gumagawa din sila ng mga pang high school na mga supplementary reading and learning resources. So, napakagaling niya po. And then, isa siya sa mga nabigyan ng parangal nung magkaroon kayo sa ng division book launching and graduation of writers sa magsurat. So, pangalawang episode dyan ng book writing sa division na kung saan involved ang napakaraming manunulat. Sana din, pangarap din namin na mapasama sa amin ang mga manunulat na mag-aaral. So sana, maging pangarap nyo din yun na pangarap namin. Maraming problema na ang kinakaharap ng ating bansa, ng ating daigdig. Huwag na tayong dumagdag. The fifth indicator of a successful men and women is to always taking part of the solution rather than be part of the problem. Sabi nga, huwag na tayong dumagdag. Bagkus, tumulong tayo para masolusyonan ang mga problema ang kinakaharap natin maging sa bahay, maging sa komunidad, at saka sa paaralan. Maging positibo tayo na umambag ng ating kakayahan, ng ating oras, ng ating resources para tuluyang masolusyonan or magapi ang mga problema ang kinakaharap natin. So, be proactive. Yan po ang habilin para masabi mo na isang totoo kang matagumpay. Though, ang pinaka-focus natin dito ay yung paggagawa ng mga solusyon sa siyentifikong paraan. So, ito makikita natin sa larawan. Kilala nyo ba ang PSDS nyo? O siya po si Ma'am Zo Duruin, nang hinawakan niya ang pagiging CEP sa Planning and Research, marami siyang naturuan na mga guro, mga iba pang mga personal sa DepEd para gumawa ng mga action researches na kung saan naging tulong ang bawat isa sa DepEd upang ang mga nakitang problema ay nasolusyonan. So, ito naman mga pangkat na yan, pangkat ng mga taga-Pili, taga-Kanaman, taga-Gawa District, taga-Katagbakan, and so yung combination ng district team representing the division office from the Araling Pandipunan and Humanities and Social Science with the PSDS, school head, and teachers of elementary group in Araling Panlipunan, they all helped in coming up with the different solutions
in the identified problems in their school, in the district, and up to the division level. At this moment, we are really trying hard enough to document the processes to be able to solve the problems we encountered on the learning gaps. So we implement the so-called learning recovery program or project. In this, we will try to document the processes in the continuous improvement way, because based on experience, this I considered as the most effective way of solving problems, because here we need to assess first, to implement the three A's rather, to assess, analyze, and act. So we are going to implement our solution based on the data, based on the identified problem. Sa problema natin ngayon sa learning gaps and learning difficulties of the students, we found out that only three out of 10 students are grade level ready. So, kailangan nating ihabol yung pito. Kumbaga, 30% only among the 100% population of the key stage 1, eh hindi pa, ay yun lang ang natuto ng maayos nang magkaroon tayo ng lockdown and ng pandemic. So, ipoproseso natin maging sa high school na karanas din tayo ng mga non-readers. So, babantayan natin anong proseso. Paano ba talaga itinuturo ang pagbabasa? Shall we start with phonemics? Totoo ba na mahalaga from phonemics? We have also the CVC pattern, combination of syllables. Before, we will teach word mastery, phrase mastery, sentence mastery, and paragraph mastery. So from there, we can now teach the students to acquire the competencies of the K-12 curriculum. So ito po ang ibig sabihin ng always be part of the solution, never be part of the problem in a scientific way. Sa ordinaryong paraan, magagawa natin yun na mag-imbestiga sa hindi naman kailangang i-document mo yung scientific way. In a scientific process, we can also do research-based. So, bago ka gumawa ng action, mag-iimbestiga muna kung totoo ba yung data na nakuha natin sa problema. So kailangan i-validate, hindi lang chismis, ano? Kailangan patutuhanan natin na totoo nga ang problema bago tayo maglalapat ng kaukulang solusyon. So yun po, ha? Huwag na tayong maging sakit ng ulo, bagos ipagsikapan natin na maging bahagi ng solusyon ng mga problemang nararanasan natin sa sarili natin, sa bahay, sa pamayanan, at sa buong daigdig, para makabawas na tayo sa mga poproblemahin ng bayan, ng mga lideres natin, at ng ating pamilya mismo. For our summary, let us recall our theme, K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity. So through the 5 indicators of successful men and women, we can really gauge that we achieved our dreams and we really acquired that resiliency in the face of adversity. So for step 1, indicating the corresponding core values of DepEd, be part of a happy family as gesture of pagiging makatao. We also have number 2, plant and grow trees as proof of being makakalikasan. Be a taxpayer to contribute our resources to the improvement, to the development of our country,
as gesture of being makabansa. And along the way, we have to make changes and achieve our dreams. Be resilient. Write at least 5 books about best practices we experience in our generation for us to transfer them to the next generation. And last, being makajos as to contribute our competencies to be always part of the solution and never be part of a problem. So after that, let us celebrate our own successes, our milestones we achieve as we go to the road of attaining our dreams. Good luck and God bless us all.